This is Mama Step TV channel. So, for today's video guys, magluluto tayo ngayon ng bilo-bilo dahil pesta ng patay ngayon guys. So, ito naman yung mga kaugalian nating mga Pilipino ang paggawa ng mga kakanin or malagkit kapag ganitong pesta ng patay. So, ito yung mga kakailanganin nating mga ingredients. Saging na hindi overripe, yung katamtaman lang guys. Kamoting laman na ibinabad ko muna sa tubig kasi pag hindi binabad yan guys, ano, mangingitim. Kaya kailangan na ibabad sa tubig. White sugar, sago na nilaga ko na kanina. Kakang gata. Ayan kung makikita ninyo guys, buo-buo yung aking kakang gata. Coconut fresh milk to guys. Ang nangyari kasi guys, hindi ko na iluto kaagad kanina kaya ipinasok ko muna sa freezer. Glutinous rice flour. Ayan. So, kung hindi niyo alam tong glutinous rice bowl na gawin guys, napakadali lang. May mababasa naman kayong description dun sa may glutinous rice. So, ang ginawa ko lang kasi dito guys, nilagay ko siya sa isang pot o kahit na anong meron kayong nakahanda dyan na malinis na malaking plato or planggana. Ang ginawa ko, nilagyan ko siya ng tubig and then saka ko siya minasa-masa and then kapag dumating na sa punto na malagkit na yung glutinous rice saka natin hulmahin na pabilo. So, ayan, madali lang. At syempre, meron akong nakahanda dito ng tubig. Isinalang ko na para mabilis lang ang ating video, guys. Ang gagawin natin ngayon, hihintayin lang natin na kumulo saka natin ilalagay yung kakanggata. Ayan, malapit ang kumulo ang ating isinalang na tubig. Ayan, kung makikita ninyo, kumukula na ang ating sinalang na tubig. Ngayon, ilalagay natin ang kakanggata. Dalawang nyog to, guys. Simutin natin kasi sayang. Mahal pa kong nyog. Kahaluin lang natin. Habang hinihintay natin ang pagkulo nito, ilalagay na natin ang white sugar. So, wala na akong measure-measure guys. Tansya-tansya lang kung ako'y magluto. Nakabase lang sa aking panlasa. Halu-haluin lang natin para makasigurado tayo na hindi masunog. Hintayin natin kumulo bago natin ilagay ang glutinous rice bowl. Balikan natin ulit mamaya guys. Kung makikita ninyo, kumukulo na ang ating inilagay na kakanggata. Ngayon na ilalagay na natin ang glutinous rice bowl. Ito, kung makikita ninyo itong powder na to, ito yung inilagay ko kanina para hindi manikit yung magdikit-dikit yung mga binilubilo ko na glutinous. So, ilalagay ko to guys kasi gusto ko sa sabaw ng bilo-bilo malapot. Kaya, pwede rin ilagay ito. Pero, ewan ko lang sa iba ko naglalagay. Pero, ako naglalagay ako talaga nito guys. Mas masarap kasi pag malapot. So, halu-haluin lang natin guys para hindi manikit. Kasi pagka ganitong may gata at saka malagkit, madali lang siyang manikit or masunog.
So ayan, kung nakikita ninyo, parang lumulutong na yung glutinous rice. Luto na yan guys, or medyo luto na, kaya ngayon ilalagay na natin yung banana or saging. Para habang naluluto yung saging, naluluto din yung glutinous rice. So hintayin natin ulit na maluto yung saging guys, balikan natin mamaya ulit. Halo-halo lang guys para hindi manikit. Kagaya ng sinabi ko sa inyo kanina, pagka ganitong malagkit, mabilis lang masunog. Lalo na kung yung quid ng kawali ninyo eh manipis lang. Hindi pa masyadong luto yung saging pero kailangan na namin natin ilagay yung kamote. Ayan. Hinuli ko tong kamote guys kasi nadudurog to kasi pag na-overcook. Kaya kailangan ihuli natin kapag tayo magluluto tayo ng bilo-bilo. At isabay na rin natin ang ating sago. Ayan. Masarap kasi sa, ayan, medyo namuo yung ating sago. Ayan. Maghihiwalay na rin yan mami pag nahalo-halo. Haluin lang natin hanggang sa maluto na kasi wala na tayong ilalagay. Hihintayin na lang natin maluto yung kamote and banana. Kasi yung glutinous rice at saka sa guluto na yan guys. Mas masarap sa bilo-bilo guys yung may halong langka. Kaso nga lang sayang hindi ako nakabili ng langka gawa ng hapon ng nakapamalengke. So balikan na lang natin ulit mamaya guys. Hintayin na lang muna natin nalutuin yung kamote and banana. Ayan, malapot na yung sabaw. Ibig sabihin, malapit ng maluto. Ganito yung gusto ko sa bilo-bilo guys, malapot. Ayaw ko yung malabno yung sabaw. Creamy-creamy dahil marami akong nyug na nilagay guys. Dalawang malaking nyug. Yung tig 35 pesos. So yan guys, luto na. Ganyan lang kadali magluto ng bilo-bilo. That's it!